So yun, maulan hapon mga kakalikot. So yan, tag-ulan na talaga. Kaya napanood nyo yung last video natin. Yung ito nga yung Mio Sporty nag-stack up yung kanyang kick. Hindi siya mapandar, bigla lang tumigil. So yun yung maling akala. Nakakala namin, namiyari din, nakakala din kasi niya. Kumatok na yung tipong natuyuan ng langis. Tapos pumakat yung piston sa may block. So yun. Salamat naman at hindi yun ang talagang sakit. So nasira ng belt. So yun, bumili na siya ng pinabili ko siya ng bagong belt. And genuine. Original ito po yun. So yun, in-advise ko na sa kanya na original na ipalit namin. So yun, B-belt. Original na yan. So mas talagang ano to, mas kampante ka talaga pag original yung ikakabit mo, lalo sa mga ganito, sa mga pambelt. So yan. Although na darating din talaga yung ano to, yung time na masishare siya, kasi yung lahat ng mga gamit ng motor is wear and tear naman talaga yan. Kaso nga lang, kumbaga sa patagal ng lifespan, so mas tatagal talaga yung mga original, mga genuine parts. Yan. Sa pagkakabit nito mga kalikot, napaka simple lang naman. Yan. Mayroon naman araw yan ito. So yan, pag ganyan ang kabit niyan. So hindi mo yung araw. So ito yung code nung pang Sporty. Yan, kung wala pa ka idea, so yan, screenshot nyo na lang. Yan, para pang Mio Sporty stock. Yan. Yamaha 5TL -E7641-013. Meron pa yun eh, ayun o. 72218 hanggang 72221. 481. So, screenshot nyo lang yan. So, yan at nalinisan ko na rin yan, mga kalikot. Kita nyo naman, pakintab na. Tsaka yung itong pulley. Ayan, nalinisan ko na yan. Yan dito sa may clutch bell, sa may torque drive, nalinisan ko. Tsaka isa nga pala. So, bumili na rin siya ng bagong yan na clutch bell. So, ito. Original din yan, genuine. Yan, Yamaha. Genuine parts, accessories. Dahil yung ito yung dati niyang clutch bell, so yan, nangamuti na. Pilot na, sunog na, so nakakaramdam na siya ng kakaibang dragging. So yan, malala na yung dragging niya, kaya yan, nag-decide na rin siya na papalitan yan, para minsan na yung backlash kabit. So yan, sabi ng may-ari na nag-release ito ng itong dalawa na ito, nasa 1000 plus kasama ng belt niya. So, mayari nito kasi iniwan lang sa atin. So, karamihan dito, mapapansin nyo yung mga ginagawa ko dito, iniiwan lang nila yung motor nila. Pinabalikan na lang nila pagka okay na. So, ganun sila, katiwala sa atin mga kalikot. Tapos, sinasabi ko sa kanila na sasama ko sa aking content or i-upload ko sa aking YouTube channel. So, okay naman daw. So mga kalikot, tulad nga ulit na sabi ko, kung papalagi ako, may budget naman talaga. Kung may budget. So mas maganda talaga na genuine parts, original na mga parts or pyesa ang ipapalit nyo sa inyong motor. Yan. Kung wala naman talaga, so pwede naman mga replacement. So wala tayong magawa dyan kasi marating naman talaga yung time na wala pa tayong budget para sa mga ganyan. So gusto natin magamit, so yun, bumibili lang tayo ng mga replacement. So may mga budget lang, dapat mga genuine parts. So yun, yun lang muli. So ikabit ko na yan, hindi ko na papakita sa inyo kasi basic lang naman magkabit. So yun, hanggang dito lang muli ang ating video tutorial. So abang-abang lang sa ating YouTube channel. Marami pa tayo mga video tutorial na i-upload sa ating YouTube channel. So yan, pasuyo, pa-like and follow ng aking FB page. Yan yung medyo may kaluku-luku. Mga kalukuhan na mga na-upload ko sa may Kalikot Moto Vlog. So yan, yung dati ko kasing Kalikot Moto Vlog na page yung doon ko rin na-upload yung mga regarding sa mga motor, is the hack. Last January pa yun. So yung bago ko mong gawa ngayon, yung Kalikot Moto Vlog, so puro makatawaran yun sa mga yun. Hindi pang seryosoan. Tapos may yung sa bago ko yung Kalikot Vlog TV. So doon nag-upload din ako ng mga regarding sa motor.
So yan, Kalikot Moto Vlog at Kalikot Vlog TV. So yan muli, maraming maraming salamat sa patuloy na pag-support at mag-subscribe ng aking channel. So yun, once again, maulang araw at God bless.